ano man lahi, ano man kulay, sama-sama sa tagumpay, umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di matanaw, ano mang hirap ng buhay, pangarap ay tagumpay, ituloy lang ang sipag, sa dulo'y kikisla, tayo tumalaw. Today and a beautiful Tuesday, my dear onliners all over the world. Welcome sa inyong paboritong online tambayan, ang Showtime Online! Yes, yes. Happy Tuesday, mga madlang online. Yes. And continue to invite your family and friends na makijamming sa amin today, makikulit, makipagkwentuhan by logging in sa youtube.com/showtimeonlineuniverse at makipagkwentuhan sa atin gamit. Love. Life has a oh, oh, kasi may bago tayong segment dito na gagawin. Ang pangalan ay Okay Ka Lang. Oh, ayun naman. Okay. Ay, kung saan tayo magja-jamming tayo here. So, kung meron kayong mga song requests, itutuloy lang kami using our hashtag Showtime, Love An, at itong kakantahin natin ay very, very millennial, ano? Very millennial. Kaya itweet nyo lang kami kung ano yung sentiments niya sa kantang ito. Kasi asa po na ako ngayon, kahit hindi ka okay, pwede na naman ako okay ka lang There's a lot of things to take in, pero okay lang. Tama. Lagi nyo mong may bukas. Tatapakad ka, pero lalaban. With exclamation point yung okay ka lang. Okay. In short, wala tayong choice. Dapat okay tayo. Tama. Kasi kaya okay ka lang. Okay lang tayo. Kasi nagtatrabaho tayo, kailangan okay tayo lagi. What does it kill us makes us stronger. Eh, hindi tayo napapatay ng milk tea, kaya lumalakas tayo. Okay, so ang song natin for today, ay nako, hindi na kailangan i-introduce yan. Pero, eto kasi magpo-promote sila mamaya, ang cast ng Huling El Bimbo. Kaya syempre, theme song ng Huling El Bimbo dapat ang ano natin, di ba? Okay, so kung meron kayong sentiments na sa song na yun, tweet nyo lang kami. Kayo ba, may kwento ba kayo tungkol sa Huling El Bimbo? Ano bang ibig sabihin ng Huling El Bimbo? Huling sayaw yata. Masakit yun. Ano ba yun? Don't listen to Eraserhead. Come on, guys. May naalala ko yung high school ko nung Huling El Bimbo. Kasi yun talaga, sikat na sikat. Ay, talaga ba? Millennial na si Ate Don. Ano, the Generation Z. Tama. Uy, pero yung iba sa atin, hindi pa pinapanganak mo nung mabos yung song na yun. Pero ako, nabutan ko kasi yung song na yan. And I remember, parang nagkaroon ng award yung song na yan sa isang music channel. Parang first Filipino artist na nagkaroon ng award sa isang music channel. And that's Eraserhead. Iba talaga kasi yung mga kasi talaga ng Eraserheads. Ang dami talagang umiidolo sa kanila. Pati yung mga songs nila, sobrang relatable. Sobrang timeless. Ngayon, sa millennial. Timeless. Oo naman. Iba kasi talaga wala. Utak ng isang Ellie Buendia, ibang klase talaga. Correct. Yes. Sige na, game na. Game na ba? Sandali, nagpe-prepare pa kasi ako. Nakabahan pa. Game. Here we go! Kamukha mo si Paraluman. Ang galing-galing mong sumayaw, magpabugi man o cha-cha, ngunit ang paborito
Ayaw mo ng elbimbo. Nakakalimbo. Balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at wala Tanya Manalang, OJ Mariano, Maria Guevara, David Ezra, and Nico Manalo. Manalo. Hello. Welcome to Showtime Welcome Online. Welcome to Showtime Online. Hello, guys. Yes. Hello. Hello, po. There you go. Kasha, Kasha. Kasya at Kaya yan. Ang oh, sweet nyo naman. Okay. Kasya na, Kasya na. So, sino mamamanhikan? Sorry. Akala ko, kasi ganito yun, di ba? Complete family pag namamanhikan. Ganyan. Oh, syempre, bumati muna kayo sa ating Madlang Onliners. Hello, Madlang Onliners. Hello, Madlang Onliners. Ah, what's up pala, sorry. What's up, Madlang Onliners? Yun. Grabe yun. All right. Ay, ito pa. Dito, dito. Ayan. Pero ito, para sa kalam natin mga Madlang Onliners, pwede bang kwentuhan mo kami kung tungkol saan yung hello? Ah, huling Elbimbo. Hello! Hello kasi! Oh, di ba nakapag-hello sa lahat? Ang huling Elbimbo? Ang Huling Elbimbo is a story of friendship and love told through the songs of the most iconic band of the 90s. Pinoy, OPM band of the 90s. And yeah, so bring your family, bring your friends, and it's gonna be one night or afternoon, depending on when you're gonna watch, na talagang kayo ay uuwi with a smile. With a smile daw. Ano yeah, this musical will also really appeal to you kung batang 90s ka. Kasi marami siyang imagery from the 90s. And kami, ako, batang 90s ako. Yes, me too. So, like, the choreography, the images you'll see, the songs, it will take you back to that time. So, wow. Fun talaga siya. Sana may pwedeng mapanood to. We are running at the Newport Performing Arts Theater at Resorts World. Yes, we are starting this Friday, March 1. And you can buy your tickets at Ticket World or the Resorts World Manila box office. Pero kayo po ba personally, ano po yung pinaka-favorite yung songs from Eraserhead? Polarium. Polarium! yes, I love Alapaap, actually. Ako, Kama Sutra. Ako talagang ang huling Elbimbo. Ever. Ako po, ano? Oh, parang hindi ako. Alapaap. Alapaap. Ako din Alapaap. Alapaap. Ako huling Elbimbo for me. Huling Elbimbo din. Pero alam nyo guys, hindi nyo alam, si Kuya OJ, I've worked with you before sa Wonders ba o Flow? Or both? Flow. Ano siya? Dance acrobatic musical siya doon for. Pero kumbaga kasi, di ba usually musical siya, ito naman dance acrobatic na may content singing din and acting. Ganun. Totoo. Pero naman kay Miss Tanyan, nabalitaan namin ay nag-Miss Saigon po kayo. Kwentuhan niyo naman po kami. Wala, malayo siya. Oo, matagal na po yun. 2014, 2015, I played Kim sa West End Revival ng Miss Saigon. Wow! Masaya naman. Actually, sobrang exciting yung cast ng huling Elbimbo kasi meron dito anak ni Sir Jose Manalo, tawa? Yeah. Ay, hindi natin sa tuturo. Oo.
di naman halata. And of course, meron din is anak ni Miss Dulce, tama? Oo. Hi! Pero paano nabuo yung ensemble ninyo dito para sa huling El Bimbo? Well, like all musicals and productions na ginagawa, may audition process. Ganyan. So, lahat kami were invited to audition. Siguro merong meron ng ideas yung creative team on the look and the voice na gusto nila for the character. So, kapag mga gantong klaseng auditions, invitational audition siya. Though it's still a process, pero meron na silang idea on who they want to get or yung look and the voice. So, ganun. Auditions din. But just to let the people know, syempre, madami kayo pinagdadaanan para talagang buuin itong show na ito. Ano po ba yung pinaka-challenging part para sa inyo na napagdaanan nyo? Ako marami talaga ako pinagdadaanan eh. Hindi, it's a rigorous rehearsal process talaga. Maraming proseso na dinadaanan namin para we get to the very core of the scenes at kung ano man yung kailangan ng kwento. And the show itself is an emotional roller coaster, yes, din kasi. Yes. And having to rehearse that is really something. Oo. Okay, so guys, ngayon na po, use this opportunity para mag-invite ng mga madlong onliners manood ng huling El Bimbo. That's right, everybody. Ang huling El Bimbo is actually a musical with the songs of the most iconic 90s Pinoy band. Our shows start this Friday, March 1, 2019, and you can buy tickets at Ticket World at 891-9999 or Resorts World Manila Box Office. You can call Resorts World Manila Box Office at 908-8000, local 7700, or 0917-872-8734. Ayan, maraming salamat, guys. Pero before we let you go, kailangan namin kayo pakantahin. Okay lang ba yun? Sure. 1, 2, 3, 4. Dumilim ang paligid. Hey. Yeah. May tumawag sa pangalan ko. Nating isang palapag. Tinanong kong okay lang ako. Sabay abot ng baso, may naghihintay. Bakit ba pag nagsawa na ako, bigla ayoko na. At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo? Yeah! Once again, the cast of Huling El Bimbo! Pumunta na sa youtube.com/showtimeonlineuniverse para samahan kami sa episode today. Yes, at patuloy pa rin gamitin ang ating official hashtag for today, hashtag showtime, laban. Oh, ito na nga, basa na nga tayo. Laban na laban tong mga madlang onliners natin, no? Ito, sabi ni Karen Isoto from Twitter, ang graceful sumayaw ni Stephen. Ayun na nga, so naguguluhan nga ako kung ano nga ba talaga siya. It doesn't kayo matter. Kayo ba mga madlang onliners? Exactly. Ang galing kasi talaga nila eh. Pero ito pa sabi ng Vice Jack Lover sa Twitter, alam mo yung feeling na naiyak ka sa tuwa, sobrang nakaka-proud si Jackie, kinikilig ako. Uh-huh. Ito pa, sabi ni Love, Iko, iba talaga pag si Jackie girl yung sumasayaw. Napapahinto ka talaga sa ginagawa mo. Sabay nga habang pinapanood siya. Iba ang baby girl ni Vice. Haha. Ganun kasi yung mga niya. Okay. May mga AAA, ganun. Iba. Ganun. Mm-hmm. Kadami. Ganun. I love that. Right, guys? Sinasabi dito. Pero syempre. Yes. Pero ito, kinilalanin natin ating contender. Go, guys. Salamat sa napakataas na ang taas, di ba? Sabi ko sa inyo. Yung usapan nyo, ang taas eh, pero pagpasa so sa atin, parang... Go guys! Go guys! Go guys! Para na kayo dyan! Pero thank you sa inyong dalawa dyan, ha? Kita-kita nag-enjoy kayo, ha? Correct! Ako, madlang onliners, kayo ba'y nag-tweet pa rin? Siyempre, gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime Lavan. Lavan na. Lavan na. At sa mga naghahanap sa girl trends at saka hashtags, nandito po kami sa online. Sa online world, which is soon,
It will take the ano universe. Oh, yeah. Kaya, the universe. Yung mga family and friends nyo na mag-login sa youtube.com/showtimeonlineuniverse at mag-subscribe na. Totoo yan. Diba? Pero alam mo, ang daming lumalaban ngayon na contender. Totoo. At balita ko, ito kung natin makakausap, talagang palaban sa boses. Oh. At hindi lang yun, pati sa experience. Correct. Tawagin na natin yan, Kuya Luke. Mm-hmm. Tawagin na natin si Lynn Del Rosario mula sa Muntinlupa. Hello, hi, Adeline. Ay, knock-knock. Pasok po kayo. Who's there? May knock-knock daw si knock-knock. Who's there? Lynn. Lynn. Lean on me. Wow. When you're not. Hindi ko alam yung song. Hindi namin alam yung. Adeline, ito sige, itong microphone mo. Ayun. Pero ito, sabi ko nga, ba't hindi yung experience nito ni Ate? Miss Lynn, oo. Miss Lynn, nakaaway niyo daw ang bandang The Scorpions ng rock band ng Germany. Oh my God. Grabe, ba't naman yun? Hindi naman nakaaway. Taas mo nakaaway. Kwentuhan niyo po kami, ano po bang nangyari dun sa experience niyo with The Scorpions? Kasi sabi po nung may-ari nung band, yung agency, sabi po, darating daw po yung Scorpion. Ah. So sabi ko, sige, ako na lang kakanta. Tapos pakibinisan na lang yun. Eh, nung sinabi niya, andyan na, andyan na. O, sige, kakanta na ako. Tapos ang ginawa nila, lumapit siya sa akin, tapos nag-bad sign siya. Sabi niya, okay. Ha? Hala, dapat pinayin mo ng bygone yung Scorpion. Hindi, pwede. Wala nga akong dala eh. Kasi siya sa'yo. Bakit daw siya na ganun? Kasi sabi niya, lip sync daw, nililoko ko daw. Ah, nagpagkamalakan. Paano nila nasabi na nagli-lip sync ka daw? Hindi ko rin alam po eh. Kaya ang ginawa ko, binaba ko yung mic. Hoy. Kinuha niya, sabi niya, ah. Tapos sabi niya, ah. Sabi niya, man, they're live. Sabi niya, tapos sabi ko, tapos ako naman ang nag-bad sign. Ang gandang get back nila. Oh, patunayan mo na hindi ka starlet star ka. Oo. Oh, oh. Binawian. Sabi ko, wala yung mga kanta niyo. Kinakanta lang yan sa mga kanto-kanto sa Pilipinas. Pero after that, ano yung nangyari nung narinig niya na hindi ka nagli-lip sync? Ayun, nung break time namin, pinababa niya ako doon. Tapos sabi niya sa amin, halika, join ka muna. Tapos nag-sorry siya. At least naging okay. Sorry kasi. Nakakahiya yun. Ibig sabihin, yung kaplakado yung boses ko. Para masabi niya. Sabi po niya, baka may depresya sa tenga. Pero hindi lang doon experience mo, di ba? Meron pang experience na napagkamalan ka rin nagli-lip-sync. Opo, opo. Ano nangyari that time? Opo. Opening po yun ng supermarket noon eh. Tapos nasa labas po kami nag-perform. Tapos sabi nila, binato nila ako ng ano, sabi niya, ah, niloloko niyo kami, sabi ng mga Germans. Sabi ko, bakit? Tatagalog pala sila. Oo. Siyempre in German. Siyempre in German na yun. Ayun. Tapos sabi ko, hindi ko alam kung tatawa ako, magagalit ako, kasi diba, compliment ako po. Compliment or ano. Kung offensive ako, compliment. Ayun. Or insulting. Pero bakit ba laging napagkakamalang nagli-lip-sync ka? Para bang may mic yung boses mo? Amplifier, gano'n. May kasama minus one. May kasama minus one. Hindi ko nga alam. May lazy yung boses. Ang weirdo pag-play mo, nakinganga lang siya, music lang muna yung hindi na gumagalaw yung bibig. Pero ano mga binato sa'yo that time? Natamaan ka ba? Nasaktan ka na? Gumaganon po kami. Gumaganon ako. Batong yun na maliliit, parang batong maliliit. Ay, masakit yun. Oh, so, ibig sabihin sa Germany, ayaw nila na nagli-lip sync. Kailangan live lang. Opo, lalo na po. Opo. Lalo na po sa Amsterdam, sa Holland. Oh. Talaga. Pati ba yung mga German Shepherd, tinatahulan ka? Hindi! Nananahimik yung mga German Shepherd eh. Pero gano'n na po ba kayo katagal sa German? Nag-stay? Sa Germany. Germany. Walang iya. Sige. Pagay natin to. Oh, gano'n ba kayo katagal nag-stay sa Germany? Sabi nga sa amin. Nagpunta po ako doon 1987, medyo bata-bata pa ako. Tapos umuwi po ako dito. Tapos bumalik po ulit ako doon, tapos umuwi po ako ulit. Pumunta ka doon, part ka ba ng banda o soloist ka pa? Hindi pa po. Anong ginawa mo doon nung punta ka nung una? Kinuha po ako ng tita ko. Para? Para mag, hindi ko alam, mag-aral or ano. Ano tapos man? Hindi ako, ano ako eh, rebelde. Naglayas ako, tapos umanap ako ng trabaho, naging ano in ako? A good way. Opo, opo, opo. Ayoko kasi, kasi pong ano, yung mag-stay ka lang sa ano, tapos wala akong gagawin. Wala mangyayari sa buhay mo. Kaya, lalo, may talent kayo, di ba? Kailangan pinupush yung ganyan talaga, pinaglalaban ng talento. Oo, oh, oh, tama yun. Pero nandito na po kayo sa tawag ng tanghalan. Ano po pinaglalaban niyo naman dito? Bukod sa paalam sa kanila na hindi lip-sync yung boses nyo. Ano pa?
Gusto ko pong ipakita yung ano ko, yung talent ko sa ano, sa Pilipinas. Sa buong, at sa buong mundo. Sa buong mundo pa. Nang Pilipino, pag pumunta na ibang bansa, hindi naglilipsik dito lang sa Pilipinas. Tama po yun. Pero Mike and Maru, balita ko may mga sinasabi ng mga onliners natin dyan. Yes, syempre. Kasi si Mikey naglipsik kanina. Bakit ako na naman? Lagi na lang. Ako talaga yung inggit na inggit kasi inaaway ako dito ni Maru. Hindi, share ko lang. Si Mikey nakikireactor siya ng turo. Sabi ko ang tumuro dyan kasi makikita yung kamay mo. Lulutang yung kamay mo sa kabila. Feeling ko din talaga. Sabi kasi ako dati sa set natin. Hanggang dito lang, Mikey. Hanggang dito. Sorry guys. Thank you so much. Magulo. Tama na kwento. Basa na kayo. Basa na lang tayo. Ito sabi sa YouTube ni Yoli Lay. Wow, may pabanda. Yun. Ay, ang opening yan. Siyempre, sabi sa YouTube na Anja Miranda. Song request for Krisha, pangarap ko ang ibigin. Maganda yan. Ito naman, sabi ni Ika Lalangan. Ang ingay ni Sammy doon. I love you guys. Sabi ni Hi Ryle, pa-request naman po ako ng mundo, ng Four of Spades. Kasi kapag narinig ko ang mundo, ikaw ang naaalala ko. Oy. Buti ka pa, naaalala mo ako. Pero sabi naman sa YouTube ni Michelle Duenas, my favorite huling El Bimbo, nakikisabay na din. Oo, ang ganda din kasi talaga ng performance nila kanina. Siyempre, totoo naman. Ito naman, sabi ni PBB 8 Army, sana laging may ganyan. Ano kaya yung ganyan na tinutukoy? Kaya nga, ano kaya yun? Pero paraging may ganito, kaya naman second contender, ano kayo na guys? Yes! Back to us, Don and Luke, ganun! Isa-isa kasi. Ang dami nyo kasi. Sammy, Krisha, Don, Luke, Ryle. Kaya ka back to you guys. Pero salamat sa ating unang contender kayo na si Miss Lina. Ang cute ng ating mga contenders. Iba-iba yung kanilang story talaga. At itong ang ating contender number 2 na si Ate Florabel. Flora na Bell pa. Butal! Hello po. Yes, hello Ate. Maayong Atlas. Cebu. Ate, ikaw daw ay nagtatrabaho sa isang telecom company. Anong work mo doon? Project coordinator po. Project coordinator. Ano yung anong ginagawa ng isang project coordinator? Nagko-coordinate ng project? Lagi siya may dalang folder at fastener. Iba ka na pag may project. Tawag dito sa documentation, docs or nag-handle din ako ng budget po. Pasok po ba sa pagiging isang project coordinator yung pag-handle o yung team ng internet or telephone lang or ano po ba? Kasi sa aming team, tatlo kaming team, sa amin kasi, kami yung nagpapatakbo ng project. So, kami yung ng mga tao. For example, may field sila na may kakabitan silang internet. Kami yung nagbibigay sa kanila ng meals, pagkain nila. Yung gasolina nila, gamitin. Doon pala napupunta yung mga binabayad natin sa internet. Pero bago ka nag-work dyan as project coordinator sa isang telecom company, may meron ka bang work before? Meron po sa law office po. Law office? Bakit ka naman umalis doon kung nasa law office? Secretary po ako. Siguro naghanap lang ng mas... Gusto niya nang mas high ang bayad kasi law lang doon eh. Okay naman doon. Galing noon. Oo, ang ganda noon. Yes. Sobrang ganda noon. Ang cute mo sa polo mo. Pero Ate Florabel, ikaw daw ay may asawa na. Opo, fiancé po. Fiancé! Social! Social. May anak na? Dalawa po. Two kids, the girl, boy? Girl and boy pa. Girl and boy. Pwede nang wag ituloy. Opo. Kasi may babae talaga. Kasi minsan may ganon. Kayo ba ganon paplano nyo? Opo, ganon din. Kasi ang hirap. Pag gusto mo may girl ka na, may boy ka na, meron ng isang magbibigay sa iyo ng apo, meron ng magdadala at magkocontinue ng apelido. Diba? Galing. Paano naman kayo nagkakilala ng fiancé? Actually, classmate ko siya nung high school. High school, sweetheart! Sa ilang taong, after graduation, sa ilang taong namin hindi nakita. Dito pa sa Maynila kami nagkikita ulit. Meant to be pala kayo. So, nagkita kayo biglaan sa Maynila? Opo. Paano kayo nagkita? Kasi nagtatrabaho ko dati sa Maynila, sa furniture company. So, at that time kasi yung mga kasama ko, baguhan pa ako. So, hindi lang ako sinasama sa mga chubanes nila. Chubanes!
Tagal ko may narinig yung tsuba niya, sa. Oo, so yung pagbaguhan ka, di ba, hindi mo pakapisado yung mga lugar. So, yung classmate ko din na pinsan niya, tinitext ko na pwede ba tayong magkita, mamasyal lang naman minsan. Oh. Sabi niya, hindi daw siya pwede kasi strict yung amo niya. So, yun, sabi niya, may ano yung pinsan ko, yung classmate mo, classmate natin, nandito din sa Maynila, kayo na lang magkita. Oh. Oh. Parang nareto ka pa ulit dun sa ano mo. Oo, hindi ko ina-expect kasi yung parang mangyayari, nagkita lang kayo, ganyan, tapos nagka-inlaban kayo. Pero noon ba, nung una kayo nagkita or nagkasama, may nararamdaman na ba siya at ikaw sa wala pa po. Nung magkaklase pa kayo? Kasi best friend po kami. Best friend po. Muntik na rin daw kayong nag-iwala. Oo. Bakit? Sinong may kasalanan? Ay, agad-agad. Based on my source. Why? My source! Tama! Uy, ganyan ng mga babae, marami kaming sources. Mga investigador. Oo, sige, Ate Flora Bell. Hindi kasi naka-move on yung ex niya sa akin. Ah, ay, may hugot ako dyan. Hindi naka-move on ng ex, at that time kasi, yung pumunta yung fiancé ko to sa Maynila, parang talaga yung pagmamahalan nila, parang tagos to the heart talaga. Okay. Tapos? Pero nung, may secret kasi yung ex niya na hindi niya sinabi agad-agad. So, yung fiancé ko parang na-frustrate, so naghiwalay sila. Ano yung secret? Hindi kasi niya sinabi na kasal siya dun sa... Una? Sa una. Ay, yung foul yun. Di ba yun? May... ang tawag dun, di ba? May yung kaso. Pwedeng kasuhan yun. Criminal case yan, diba? Kaya hindi naman gusto ng fiancé ko na makasira din sila. Oh, syempre. Totoo yun. So, gumive up na lang siya, pumunta sa Manila. So, at that time, parang ang lungkot niya, problematic siya ng sobra. Pero ako, friend kasi ako, best friend kami, so ina-advise ko lang siya. Tama. Hanggang sa tumagal-tagal, hanggang sa nagka-developan. Kasi parang balita namin ata, parang nagpapa-advise siya sa'yo, pero hindi mo alam na ikaw na pala yung pinutukoy niya sa advice. Magaling ako sa advice, pero pag pag sa'yo na, ako na yung tinamaan talagang hindi ko masasabi. Marumbo ka din no? Kasi napipigilan yun, pag tumibok na yung puso. Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Sundin ito. Totoo, yung Oo. Pero syempre, ate, pagdating naman sa kanta, kayo ba ay resemblance nyo ba yun? Resemblance? Wow, resemblance. Opo. Opo din. Kumakanta kayo parehas ni Mister? Opo, sa simbahan lang naman. Sa simbahan. Church, yan? Ano yung mga mo? Christian? Opo, Christian po. Worship leader ba kayo sa church? Hindi naman po, backup. Backup singers. Oo. Pero naka-experience ka ba sa singing contest before? High school pa lang po. Sa church? Yun lang. Sa high school. High school. Sa school? Pagkatapos nun, wala na. Oo, busy na kasi. Oo nga. Okay lang yun. At dahil nandito, kahit busy, di ba? Dito ka na Very thankful and blessed. Correct. At nandito ka na nga sa tawag ng tanghalan. Anong pinaglalaban natin? Pinaglalaban ko itong TNT na to para sa aking pamilya at para sa Panginoon. Dahil si God lang kasi nakakaalam kung para sa iyo to, para sa iyo talaga. So what's best for you, Ika? Correct. Thank you so much. Thank you so much, Ate Flora Bell. Good luck. Okay, thank you. Kamustahin natin si Sammy at saka si Maru. Ano bang ganap nyo dyang dalawa, guys? Yes, actually sobrang happy namin, guys, kasi nag-trending nga tayo. It goes to shows that really matters and relevant itong ginagawa. Lagi kaya tayong trending. Yes, of course. Kaya naman sa sobrang trending, marami ang nag-tweet. Ito na ang tweet ni @blue_flame08 sa Twitter. Ang fun, exciting, and a little bit of controversial. Uy! May pag-ganon. Itong bagong segment, kaabang-abang ang bagong episodes. Ito yung kapareho. Oo, yung kapareho. Hindi ko nga nakala na si Jerry Craval yun eh. Kinilig ka si Riley. Hindi. Ito naman, sabi ni Rose Ann Acerden from YouTube. Ayos lang yung segments. Yung segment, kids ko, natuwa kahapon nung tinanggal na yung maskara. Yes, marami nagulat, naman. Nagulat sila. Ito naman sabi sa Twitter ni @IM, what's this? Thyrium. In fairness, maganda yung reveal part ng hashtag kapareho. Ito naman sabi ni Dope Boys Cyrus, medyo boring yung bagong segment ng Showtime. Kasi ang pag-ibig, hindi pinipilit yan.
kusang darating yan. Ay, kusang darating daw. Ikaw, saan ka naniniwala? Hindi naman pinipilit siguro. It's more on pagkakaibigan naman yung dinibigyan. Oh, oh. Meeting new people. Oh. 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 Siyempre, kailangan may mag-first move. Why? Why first move? Which is getting to know. Getting to know each other. Oh. Oh. Ito pa sabi sa Facebook ni Eva Tenizo Morada, sa akin lang mas masaya to para malaman din natin kung paano magpakilig yung nasa ganitong edad na. Uy, oo nga. Kasi yung mga date-date, sabi nga, more on millennials. Oo, oh, usually pro, you know, nakikita syempre natin mga millennials eh. Oo, oh, syempre. Ito naman sabi ni Tita Fangirl from Twitter, kids watch and learn. Ganyan ang mga dating games. Dating games. Ang mga dating games noong kabataan namin, binalik lang ng kapareho. Ah, ganun pala ganun sila pala dati. Yun yung dating dating games. Oo, ganun pala. Ngayon kasi ano eh, more on online na eh. Cellphone, cellphone, diba? Facebook, tapos sila oo, na. Oo. Ito, sabi pa ni Lavico. Oh, O to the M to the G. Parating puno ang sorpresa. Parating puno ng sorpresa ang kapareho. Kung kahapon may pa meet the ex, ngayon naman may pa Jerry Carabal. Grabe. Naku, ano kaya bukas? May pa ano? LMD pa. May pa LMD, wow. Joke number, ito na. Kilalanin na natin ang ating third contender. Back to you guys. Thank you so much, you. Maru and Sammy. Yun nga ang dating game natin sa ano. Dating. Sorry, Sammy. Pero syempre, madang onliners. Kasama naman natin ngayon ang ating pangatlong contender from Digo City. 24 years old, si Orlene Ranke. Hi, Ate Orlene. Knock-knock. Ano sabi mo, Ate Orlene? Ay, may knock-knock daw si Ryle. Ay, ako. Push mo na yan. Sige na, knock-knock. Who's there? Orlene. Orlene, Orlene who? Lynn Orlene. When? Lynn Orlene. Ano pa yan, Lynn Orlene? Oh, ano kayo ba? Ano yun? Ngayon, nag-buffering pa yung sabi ko, ano ba yung kanta? Pinoproseso mo pa. Correct. Hindi, pero Ate Arlene, Digo City, di ba si Kizzy Tandingan ganyan? Kizzy. Malapit ka ba sa bahay nila? Hindi ko po alam saan yung bahay. Kapit ko lang pala din. Oo. Parang ano, yung kapatid niya, parang schoolmate ko dati pag elementary. Parang, so hindi ka sure. Schoolmate ko ba? Sure po yun. Correct. Ang Digo City ba, parang land of the singers and performers. Ang dami nang gagaling sa Digos. Oh. Pati dancers natin, Showtime dancers, taga-Digos. Alam ko taga-Digos din eh. Ano bang pagkain dyan sa Digos? Bakit talented ang mga tao dyan? Iba-iba rin pagkain. Ano yung sikat na pagkain? Delicacy. Ano? Seafood ba? Prutas ba yan? Kanin lang. Kakanin. Masarap dyan. Ano? Putumaya. Putumaya? Di ba game yun? Hindi po. Hindi, ano yung putumaya? Putumaya yung saan gawa yun? Color violet na ano, bigas. Rice cake, oo, puto. O, tapos nilalagyan ng ano, ng asukal. Asukal. Sarap. Pagkain pala yun. Kala ko sa sabi na gaya-gaya putumaya. Hindi, may ano lang yun, sound like, rhyming words. Gaya-gaya po tumaya kasi yun. Oo, yun yung sinasabi ko kanina. Pero Ate Orlene, ikaw ay nagtatrabaho sa DepEd. As what? Ano po, sa DepEd Davao Occidental. As ano po, HR staff po ako. HR staff? Ibig sabihin, ikaw ay nag-hire ng mga tao? Parang gano'n na rin po. Ako din po yung nag-check ng mga pertinent papers ng mga teacher applicant, tsaka ng teaching applicants. Mga applicants ng teacher. Sure. Pero dyan ba kasi applicants mo mga teachers, di ba? Ikaw ba may plano ka rin mag-teacher someday? Actually po, nag-take ako ngayon ng earning unit sa education. Mm-hmm. Wow! Just matatapos na po ako ngayong March. Wow! So, pag ano po, nakagraduate na ako or matapos ko po, pwede na po ako mag-take ng pwede na. Kunti na lang. Ano bang balak mo ituro? Ano po? Anong balak mo ituro sa mga kabataan? Ituro. Subject. Subject. Sa amin kasi sa course ko, HR Human Resource Management. So probably ang bibigay ng PRC na major, baka SOCSTAD po. Social Studies. Opo, yun po yung binigay. Oo, pero sobrang busy mo at ikaw ay nag-aaral, tas ikaw ay nag-work. Paano yung pagkanta? Ano po, worship leader po ako sa church namin. Oh, wow! Worship leader ako sa church namin. Doon ko po nahahasa yung pagkanta ko. Kasi every Sunday, nagpa-practice kami. Ganun po.
At saka, ano din, kumakanta rin ako, nagpe-perform ako sa trabaho namin pag may mga intermissions. Wow! Kinukuha din ako. Oh, may events. May bayad yun. Yun lang yung unang tanong. Extra bayad. Depende lang po. Pero kadalasan mas gusto ko yung libre kasi nasa showcase naman yung talent naman. Pero siguro kung gig sa labas, hindi naman tama dapat na libre. Dapat oo. Una pa masahe. Minsan din sa kasal, nag-aana din ako. Nag-events din ako sa kasal. Pero correct. Sige contest, experience mo ba? Meron na din pong mga contest. Yung mga maliliit lang na contest. Yung mga Night of Strings, mga ganun po. Mga ganyan. Nananalo din minsan din hindi. So, pero mayroon runner-up din naman. Pag ganyan, mabababa yung bubong. Pag maliliit yung singing contest. Hindi naman. Maliit. Walay. Walay nga, walay. 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 Supportahan eh. Tapos ganyan, walay. Hindi ko ma-process. Pero, hindi. Okay, parang susuportahan ka sa amin. Namin support. Wala kaming makitang wala butas. Eh. Kita nga sa mata mo eh. Oo. Pero paano nag-push or sinong nag-push sa'yo na sumali ng ganitong tatimpalak? Pa. Patimpalak. Patimpalak. Actually po, marami na po talagang nag-iinganyo sa akin na sumali. Yung sa church namin, sa opisina. Tapos dito po talaga ako medyo interesado sa something ganun. Kasi nagpo-focus ako sa trabaho, sa pag-aaral ko, tsaka ganun din. Gusto ko pong mas i-offer yung talent ko sa church namin, sa simbahan. Pero kalaunan, na-realize ko na okay din naman pala. Tapos trinay ko nung magkaroon ng audition dun sa amin sa Digos. Trinay ko, try lang. Tapos kung matanggap, siguro may purpose si Lord na matanggap ako. Then, kalaunan, yun, natanggap ko. So, parang baka calling ko siguro. Tama. O, eto, nandito ka na sa entablado ng It's Showtime para lumaban sa tawag ng tanghalan. Anong pinaglalaban natin? Ano po, pinaglalaban ko po na yung talento na binigay sa akin, hindi po para sa akin. Kaya, galing po kay Lord yung talento. Kaya, na marapatin din na i-share ko sa iba. Tama. Na baka merong ma-bless, baka merong ma-inspire. Ma-inspire to po. Lalo-lalo na po yung mga pamilya ko, tapos mga taong nagmamahal sa akin. Yes. Na sumusuporta at saka naniniwala na makakaya ko pong mababa na. That's for sure. Thank you, ate. Good luck, ate. Good luck. Good luck. Good luck. Lagpasan na din tayo agad-agad sa ating online world. Sabi ni Marcel Batyon from YouTube, from Zamboanga here. Buenas tardes a todo. Ang ibig sabihin daw nun, good afternoon, everyone. Chavacano. Ano? Chavacano. What's Chavacano? Yung dialect nila, mga taga Zamboanga. May pagkahalong Spanish kasi. Ay, ganun ba yun? Oh. Parang ang lakas din ng boses ko dito eh. Ano ba, may amugong ba tayo dito? Kaya nga eh. Ang bongga. Ito naman, sabi ni Dexter Solero. Ganitong singer ang dapat sumikat. Sobrang galing niya. Para daw yan kay contender number one. Ako kami din, talaga na. Si Lynn, oo, yung napagkama lang nagli-lip sync. Oo, pero magaling talaga siya. Oo, kaya ang ganda pala naman siya napagkama lang nagli-lip sync. Eh, ang galing kasi. Oh, ito, sabi naman ni El Jean from YouTube, magagaling mga contender ngayon. Yes, I agree. Sigurado mo. Ang dami. I agree. Ang dami. Oo. Nako, mahihirapan siguro si ating defending champion, no? Oo. Gusto mo na siya pakilala agad-agad? Oo, siyempre. Pakilala na natin. Tawagin na natin. Yes. To turn over na natin sa amin. Oo. Tawagin na natin sila ate doon. Para i-turn over. Hello? Hello? Hi, guys. Hello. Oy, pero natin, bago natin pag-usapin ang ating defending champion, ay gusto nating batiin ng third anniversary yung mga TNT online TNT Sukis natin. Third anniversary nila. Last Sunday, hello kina Paul Makidato, kina Daniel Barakia, Genevieve De Castro Ayonia, Gina Densing, Kathleen Bautista. Marian Catulos. Hello. Belated happy birthday nga pala kay Gina Densing. Hindi ko siya nabati. Wow. Nag-birthday siya. Oh. Alam mo, itong pamilya na natin to. Minsan kahit anong hilingin talaga namin, bukas, andyan na talaga. Kaya nga, yung iba dyan, humingi Apple Watch, meron ka agad eh. Meron pa, syempre, si Retin Perlas, Stella Miralles, Kim Labriaga, Venus Billiones, Hearty Columna, Kathavir, Gabi Nebres, Rialin Bebero, Jean Herbukan,
Jenny Kazulita and Sir Tarshir. Oh my God, kayo naman. Yes, nandun din si Dan Kasulukan, John Christopher Cruz, hashtag Ken, California Love, Vince Legaspi, and it's me, Ivan. Grabe. At saka yung mga dancers na nagtutweet everyday talaga. Oh, oh. May tawag sa kanila. Nagre-react sa atin na kapag hindi tayo okay, talaga nararamdaman. Pag hindi tayo kasama. Ay. May pagka-psychic yung mga yan. No? Alam nila yung mga nangyayari. Nauuna pa nga sila. Sila pa yung nagsasabi sa akin, alam mo bang ito? Huh? Totoo. Sobra. Uy, pero gusto ko talaga magpasalamat kasi lahat ng pangalan na yan, magmula nung nag-umpisa tayo sa Showtime Online, hanggang ngayon nakatutok pa rin. May tawag sa kanila. Ano? Team iBugs. Oo! Oh, oh. Team iBugs. Kasi yung iba, di ba, sa umaga, ibang bansa kasi. Gabi. So, gabi sa kanila, nanonood pa rin. Happy viewing pala kay Jeremy Besanya. Ayan. Ito, kausapin naman natin ating defending champion na pang-apat na araw niya na ngayon. Tawagin na natin si Ralph Kim Baguio. Alam mo, hello. Hi. Hello. Alam mo, galing lang ako dun. Magandang hapon. Galing lang ako dun. Sa Binyan? Baguio. Sa Baguio. Ah, sorry. Naku, fourth day mo na ngayon. Makaka-feel ka na ba ng pressure? Yes, actually, parang unang araw pa lang. Grabe na yung pressure eh. Oo, kahapon. Medyo kinabahan ako dun sa performance ko. Nanginginig yung tuhod ko dun sa taas. Oo, pero praise God na naitawid yung kanta. Oh, ang cute ni Ralph. Ay, narinig ko yun. Ralph? Ah, sorry. Sounds cute. Like it, sounds like. Ang cute daw ni Ralph. Ano ang cute masasabi din po. Ang cute din po. Sabi mo, narinig ko naman. Naku ate, paano yan? Meron na siyang love of his life. Ako din naman, it's a tie. Yun. Alam niyo, yun. Minsan masarap ang bawal. Ha? Minsan masarap ang bawal. It's just karal. Ay, isali lang naman ako sa usapan. Kaya. I'm sorry. Pero ito, napakinggan nyo na nga ang ating first and second contenders. At yung unang contender ay yun nga, napagkama lang nagli-lip sync. Tapos yung mga reaction ng mga madlang, ay, ng mga murado sa madlang Germans. Madlang, mga hurado ay parang bilib na bilib sa kanya. Sa tingin mo ba, ay kaya mo patumbahin ang mga contenders natin today? Ako, kagaya ng lagi ko sinasabi since day one, hindi ako nag-e-expect eh. Basta ako gagawin ko lang yung best ko, bibigay ko lang yung puso ko. I won't expect anything. Bahala na yung mga hurado at saka I'll just give my performance buong-buong puso. Oh. Eh ganito na lang so far doon sa, syempre nagkarinigan na kayo ng boses ng rehearsals. Sa tingin mo, sino yung pinakamatindi mong makakalaban o sakasakaling magiging one by one o makakaano mo talaga? So far, magkakaiba sila ng galing eh. Magkakaiba sila ng genre. Pero sa tingin ko, si contender one. Uy, si one. Si nag-lip-sync daw. Oh, si Lin, oo. Si Lin boss. Pero lahat sila talagang sobrang gagaling nilang lahat. Magkakaiba ng galing. Oo, kung sakaling ano makuha ka sa semifinals, kaya mo bang step up yung game mo? Wow, yes. Yan ang gagawin natin. Patuloy natin ilalaban yan. Laban! Oh, laban! Hashtag laban. Hashtag Showtime Love On. Laban, yes. Oo, pero ito syempre, hindi ka makakatakas sa ating show and tell. Pakita na natin ang first photo. Ito na naman po. Ayan na. Napakamot na lang. Saan yan? Oh. Wedding mo yan? Wedding? Hindi, nag-host ako niya ng debut. Kala ko talaga. Hindi yan wedding. Kinabahan ako. Mukhang siyang sabi nung kasal na kinabahan eh. Pwede pa to, pwede pa. hindi. Ano yan? Debut. Isa siya sa mga hindi ko malilimutang debut. Bakit? Si Patricia, naalala ko tuloy. Because napakaganda nung debut niya. Napaka-smooth. Napaka-saya nung gabi niya. Kaya siguro hindi ko siya malilimutan. Isa sa mga hindi ko malilimutan debuts. Bakit sobrang smooth yung iba bang mga debut problemato? Kasi sa totoo lang, sa world of events, di ba? Sabihin na natin, yung coordination, di ba? Yes. Yung coordinators. Minsan mahirap kapag hindi well-coordinated. Tama. May dead host, air. Yes, kapag ganyan. As host, syempre concern natin dapat very lively, smooth transitioning yung party. Kasi ikaw sasalo. Yes. And kasama ko dito kasi isang magaling na no organizer yan sila Ate Shane, minamati ko sila Ate Shane. Oo, Ate Shane Ganalon. Hi, so napaka-smooth talaga, napakaganda nung debut.
Wow. And bukod doon, parang yung family niya, siya mismo, it was a very memorable night. And how was the payment? Payment? Payment. Kasama yun, wala tayong ano, di ba? Kasama yun. Ayos. Pag ba nagugustuhan nila, usually ba pag mga yun naguhusgan, may tip na kasama talaga? Yes, actually, totoo yun. Palagi. May mga tip na binibigay. Tsaka naalala ko itong debut na to, nanganak yan ng parang halos lahat ng classmates nila. Nanganak in a way na halos lahat ng mga classmates niya. Parang, ikaw nang kinuha? Oo, mga kasama niya sa classmates would also parang give. Dapat may patong ka na. Sinasabihin mo dun sa una, sabi mo, Patricia, patungan mo sa mga kaklase mo, sabi mo. Hindi naman. Pero pag ganyang mga host na racket, magkano usually tip na binibigay sa'yo? Depende. Siguro it would range from about 1 to 5. 1 to 5,000. Oo, kung naroon yun, extra na yun. Bonus. Eh, mga ganun, mga ano lang yun, mga thank you lang siya. Eh. Minsan, gift also, natutuwa ko sa mga clients na ibigay ng gift, may nabigay sa akin ng wallet, may chocolates, may ganun. And then, naliligaw na yun. Nakakataba ng puso. Naliligaw na yun. Pero, pagdating sa pag-host, ano ba yung style mo? Kumari sa debut, kumari sa iba't ibang klase ng events. Yes. Sa akin, sa mga events ko, I want it to be very interactive. Mm-hmm. Gusto ko siya yung nakaka-interacting mga guests, no? Hindi lang sila nakaupo, nanonood ng program, pero yung very interactive, tapos fun, mm-hmm. pero classy pa din. Uy, classy! May follow-up question lang ako doon kay Krisha. Nagkataon na ba na parang nag-host ka na sobrang, kumbaga nagkaroon ng delay na kinailangan magsalita for a very long time to ano lang, para ma-cover. Stretch. Totoo yan. Nangyari na ba? And gaano kahaba? Oo, di ba? Diba uso sa mga weddings ngayon yung same day edit video. Yes. Okay. Para din sa dulo. Kailangan mo mag-stall. Same day edit video. So nangyari, nag-cue na sa akin na okay na daw, ipi-play na daw. Tapos biglang maya-maya no, ipi-play ko na, hindi pa daw kinakopy pa daw sa laptop. So ang ginawa ko, nagpakanta muna ako ng mga guests. para if they're gonna dedicate a song to the couple. So, nagkantahan kami doon until such time, siguro mga umabot din na 5 minutes yun. Tapos nagpa-prize kami doon sa magaling kumanta. Pero buti game na game sila kumanta eh. No? Pero ito, show na ang nating next photo. Oh my gosh. Ho! Ang cute yung baby! Parang siya nakakasiman. Anong nakain ng baby? Ito yung araw na medyo I felt so old kasi nagninong ako niyan sa binyag. Nagninong-ninang na ba kayo sa mga ano? Mga na maraming kilala. Ano na? Maraming kilala, ninong kami pala. Ninong pala kayo. Ulag yung absent. Ayan, isa ito sa mga ano, sa mga inaan ako yan, si Baby. Naalala ko sa Laguna yan, sa Laguna. Sa Laguna. Oo, no, doon mo ma-feel yung adulthood. Oo, totoo. Kapag ninong, kinukuha ka na ng mga friends. Ninong na ako, gano'n. Ibig sabihin yung mga, sorry, yung mga kaklase mo, kaedad mo, eh nagkaka-baby na talaga. Oo, nakikita ko nga sa timeline nila, iba kinakasal na. Yes. Iba nagkaka-baby na. Correct. Pero no pressure tayo dyan. Yeah. No pressure. Pero para sa'yo, kunwari, ano yung pinakamatanda mong ma-reach na parang ito dapat ikinasal ako by parang this age? Kasi as of now, ang plano namin ng girlfriend ko, hindi ko alam, ano lang to, rough plan ko. Siguro mga about 5 years pa. 5 years. Oh. How old are you now? I'm 25. So in 30 ka. Si girlfriend? Si girlfriend is 24. Oh, that's good. Okay more lang. Or less. Pero tignan natin, malay natin. Mas, hindi natin malalaman talaga. Oh. Okay. Next photo, please. Meron pa. Wow! Madami kaming ganyan, si Maru yung kasama. Ala! Madami. Maru, gusto ko yan. Ano? Pa-show na yan. Pa-show na yan. Mikey, wag kang sumali. May harang yan dyan. Wag kang sumali, Mikey. Maru, magwawala yun. Magwawala yun. Pa-show na yan. Pa-show na yan. Alam mo, si Zil. Kung may compilation na mga ganyan, marami po talaga. Pero grabe, feeling mo ba magagalit siya na ano, hindi mo dinelete yung photo mo at kumalat sa madlang onliners? Wait lang, inakabahan tuloy ako. Labog ka magagalit ha. Hindi kasi ito, pinicturan ko to sa National Museum. Nag-date kasi kami doon, naglakad-lakad lang kami somewhere. Tumingin kami sa National Museum. Tapos may kausap akong kliyente, medyo napatagal, siguro mga 30 minutes halos. Napagod siya sa kakalakad. So, natulog muna siya, tapos yung tulog niya, minsan umabot ng ganito, tapos minsan talagang ganun na. Nakanganga na ba siya natulog? Oo nga, kaya sabi ko, pinix na ako, tapos pinost ko ito nung second anniversary. Hindi naman siya nagalit, pero nahihiya ako sa kanya. Sorry. Ikaw yung nahihiya, bro. Yung girlfriend mo ba malakas humili?
Nakita ko na. Okay. Ito na yung video. Hoy! Ayan yun. Video o photo? Video. Nang natutulog. It's Go Maru! Ayan na. Cool eh. Yan. Okay, play. Tonchang, magkaibigan tayo eh. Huli! Oh. Ay, maghahanap din ako. Sige lang. Ay, alam mo, pa-okay naman ah. Ano yung next song? Hindi, mag-iibahin. Dali, hanapin ko, Maru. Medyo matagal-tagal din, ano? Humihilik? Pati ba pagtayo, Maru, kayo mamatulog? Pero ba isa? Ayan pa yan. Nagising. Antarag. Pero may mahilig ba talaga kayong dalawa kumuha ng mga stolen photos of each other, gano'n? Oo. Mahilig ka na mag-picture. Ano yung nakuna niya sa'yo na stolen? Parang madami. Yung parang biglang mag-wacky. Mahilig din kasi ako mag-wacky. Wacky face. Or di kaya minsan. Hindi, wait lang. Gusto ko lahat tayo. Okay. Lahat tayo. Okay. Ready? Hindi, siya lang yung nag-wacky. wait lang guys, dito naman yung comment. Bakit ganon? Wacky ba yun? Siya lang ang nag-wacky guys. Para namang hindi wacky. Ito sabi sa Facebook ni Maru Kemerut. Maru yung nga mo ng ano. Hindi, joke lang. Walang ganon, wala kaming ganon. Sabi ito sabi ni Lourdes. Wow, rasa niya, good luck. Sana makapasok ka sa semi. Wow, salamat po. Defending champion. Ito naman sabi ni Bob Maconagay, with talent on loan from God. Wow, thank you, Father Bob. Miss you, pagaling ka, Father Bob. Oh, may komento si Arandia from YouTube. Wow, bago ang set, mas maganda siya, mas komportable tignan. Congrats, Father. Oh, yes. Thank you so much. Batiin pala natin si Jade ng Plants Philippines kasi natating na yung plants natin. Hindi na magkaka-zombie sa inyo. Hindi. Gusto daw kasi nila, kasi walang empty pero magkakaroon na daw tayo ng parang jungle dito kasi may mga nawit na. Parang lively lang. Oo, mabuhay. Mabuhay. Dumami, oo. Ito, sabi si YouTube ni Chase Carpio, these kids, hashtag and girl trends, add life to your show. Your Showtime family that are watching still want to see more of them. They are like our children already. Buti pa kayo. Yes. Relevant to you guys and to the online world. Universe rather. We matters to you guys. Thank you so much. We matters to you. Sabi ni Jeffrey Toledo, request naman dyan ng Buwan. Ay, naku, ito na. Ito na nga. Dahil bago tayo ngayon, bago set, sabi nga nila, bago lahat, may parting na bagong plan. May bago tayong segment. Yes! Just kung dali-dali lang yan eh. Hindi, ang segment na tatawagin natin nga, See You There. See You There. Hindi there ha, it's a dare. Bakit nga ba there? Ba't mo iniba? Hindi kasi, kailangan mag-konting twist. Kasi kung ano yung mga nauuso, ika nga, yung mga challenges ng ating mga madlang netizens, kung meron kayong gustong ipagawa sa amin, game na game kaming gawin yan, lalo na ito si Don Chang. May nagbagit ng buwan. Kayo hindi nyo kaya, ang dali-dali niyan, my God. Ano yung twist? Ano yan? Hindi makakatayin ng buwan ng as it is. Ano? Pataasan tayo. Hindi kasi yung buwan talaga sa bandang dulo part, sobrang taas nun for a male key. So, try nating pataasan ng pataasan. Pato ako dito, Ate Don. Stop yung sinasabi, simulan nyo na yan. Dali. Ryan, on your cue. So, sino una? Ikaw! Kantahin your own time. Hindi ako isama dyan. Hindi guys, kantahin na natin. Tapos bandang dulo na. Ganun ba? Hindi. Hindi, diba isa-isa? Ay, rekta na daw, rekta na. Isa-isa gagawin. At tapos, umpisahan mo na, ikaw mo hawak ng gitara. Kapag kayo sumigta na daw. Kapag online-wise, mamaya pa po kami magsisimula talaga. Nagtuturoan pa po kami. Ano pa lang ang practice? Sami! Go! Sami! Sami!
my bahay. Sabi ba, tinjok. Ay, kami dito kayo. Kaya mo naman ni konting tinjok. Kaya naman yung ginawa mo. Donchang! 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 Pang finale nga ako eh. Finale pala. At si Krisha. Husky pang konti! Sa dilaw na buwan! Naka-pressure! Mikey! Diyos ko po! Natin doon! Kaya mo yan. Gayahin mo yung quality ng voice ko. Ano na, Mikey? Naka-pressure ako natin doon eh. Ginagalingan! Krisha! Kinabahan kasi ako sa'yo. Krisha! Walang nag-cheer sa akin. Maro, ano, Maro nagsunod-sunod sa'yo, tapos si Krisha hinuli nila. Sa ilalim ng... Baduy ni Krisha! Career! Sa ilalim ng... Ganto, Krisha. Sige. Ako yung chill version. One more, Krisha May. Sa ilalim ng puting ilaw. Okay. Parang walang effort. Babalik tayo. Sabi ko sa inyo, $1, di nila kayang range ng voice. Wow. Oh, look! Oh, Maro ito. Ay, Maro. Ano? Maro! Ang daya, oh. Wait lang! Gusto namin clear. Ano ginagawa mo, Maro? Hindi, kumakalawahan eh. Kasi, kung nakilala niyo si Vitas. Pang-vocalization nga naman talaga. Game na daw, Maro! Ang galing mo, Maro! Ang galing! Oh, thank you! Seryoso. Take two back! Gusto okay. Pa niya. May iba, take two ka pala mukha. Sa ilalim. Wala na! Wala. Kuya Luke! Hindi pwede. Comment nila, guys. Kuya Luke! Yung daga! Yung nilaki ng boses oh, yan! Ito, meron tayong import na sasali! Tawagin na natin yan, Ford Lariosa! AP! Madlang online-ers! Ito pong si Ford, ang pinakamagaling na lalaking associate producer ng aming Showtime Online. Ford, so nice to meet you here. Po. Yes. Thank you guys for... Wow! Hoy! Hoy! Ford! Yes, let's go! Papikit pa yan, oh. Sa ilalim ng puti! Octave yun! Octave! Vibrato ba? Tuloy mo! Pakingan mo ang kutigaw! Sorry lang! Naman! Bakit parang nakarinig kong paron? Thank you so much! Hello, associate producer. Wait, disagree lang. Wala pa si Ryl. Si Ryl, hindi pa si Ryl. Ryl, ano to? Kalawa, kalusot ka. Alam mo ha. Naubo siya. Inubo na. Pwede ko mababaan. Yo, wala. Kamu tayo. Sa ilalim ng... Sabi ko sa inyo. Take two. Ano ba? Ako nga, one take lang. My God.
Nakakita na siya. Haba ng intro mo! Haba ng preparation. Sa ilalim ng puting... Kinakapos pa rin eh. Hindi pa rin makakabot. Ito, guys. Makinig tayo sa comment. Sabi ni Claudine Ochoa, ang galing ni Ate Don. Siyempre. We're so proud of you, Ate Don. Malit na bagay. Pwede ba? We're so proud of you, Ate Don. One take lang. Ate Don. Sabi naman ni Ater, parang nanganganak lang. Sino? Alam ko may ire. Oh, alam na iire ko na 'yung anak ko afternoon, 'yun lang kakantahin. Pero bukas abangan niyo 'yung bago nating ano, ha. See you there. Oh, oh, see you there. Mamaya po. Showtime. Mamaya madalang liner set BBB Bring 8 on, kasama po namin ang Now United. Really? Yes. Sino? May crush ka doon? Charot. Ito, sabi sa YouTube ni Miss Garnet, rest in peace my ears. Oh my God. Sorry sa lahat ng mga naka-earphones. 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 Lumilip pa yung phone. At Papa Pogi sa March 20 na. Yay! Nice. Push. Sabi ni Viveka Okino, bet ko tong segment nila. Uy, para madlang ang nervous, kung meron kayong gusto nga ipa-challenge sa amin, ha? I-tweet nyo sa amin yan para malay nyo. Gagawin namin yan. Diba? Gagawin nyo. Gagawin nila yan. Mag-suggest sila naman sa suggest. Para kami tayo choice. Guys, bilhin na yung March 20. Maraming salamat sa lahat ng nakitutok, nakitambay sa amin ngayon. Tayo ay magkita-kita ulit bukas dito lang sa pinakamasayang online show sa universe that matters. Ito ang... Showtime Online! Hola, familia! Subscribe to ABS-CBN, it's Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!